Magandang araw, klase. Ngayong araw, mantatalakayan natin ay tungkol sa Noli Me Tanghere. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa Noli Me Tanghere, particular na sa Kabanata 24 sa Kagubatan. Umaga pa lang nang makatapos na si Padre Salvi sa kanyang pagmimisa. Hindi natapos ng pari ang kanyang umagahan dahil agad itong umalis patungo sa piknik sakay ng karwahe. Malayo-layo pa lamang ay pinahinto na nito ang karwahe nang may narinig na ingay. Sinundan ni Padre Salvi ang ingay at nakita niyang nagtatawanan ng mga dalaga. Nagtago si Padre Salvi sa isang malaking puno habang pinakikinggan at pinagmamasdan ang mga kababaihang nagtatampisaw sa ilog. Gustong-gusto na rin lumusong ng pari sa ilog upang sundan ang mga dalaga, ngunit napigilan naman niya ang sarili. Napadaan si Sisa sa piknik ngunit umalis din agad. Naging usapan sa salo-salo ang balitang pagkawala ng mga anak ni Sisa, bagay na pinagtalunan ni Don Filippo at Padre Salvi. Ayon kay Don Filippo ay mas pinahahalagahan pa ang 2 onsa na nawala kaysa sa pagkawala ng mga bata. Agad namang pumagitna sa usapan ng 2 si Ibarra upang di na umabot sa malaking gulo. Nakisali si Ibarra sa mga naglalaro ng gulong ng kapalaran. Sinubukan niyang itanong sa gulong kung posible bang matupad ang kanyang mga plano. Subalit saktong natapat ang dais sa sagot na pangarap lamang. Hindi naman sumang-ayon si Ibarra sa kinalabasan ng laro dahil may sapat ng katibayan at pinahihintulutan na din ang pagpapatayo ng bahay paaralan sa kanilang lugar. Hinati ni Ibarra ang kasulatan at ibinigay ito kina Maria Clara at Sinang. Nang dumating si Padre Salvi ay agad na pinunit ang kasulatan at walang pahintulot. Ayon sa pari, isang malaking pagkakasala ang maniwala sa mga kasulatang iyon. Sa dala ng inis, sinagot ni Albino ang kura. Aniya, mas malaking pagkakasala ang mga ilam sa pag-aari ng iba. Dahil sa narinig ay galit na umalis ang kura pabalik sa kumbento. Habang nagpapatuloy ang lahat sa kani-kanilang gawain, dumating ang mga gwardiya sibil at sarhento. Dumating sila upang nakipin si Elias na pinagbibintangang nanakit kay Padre Damaso. Hinaluglog ng mga gwardiya sibil ang buong kagubatan upang hanapin si Elias, ngunit nabigo ang mga ito. Dito na nagtatapos ang Kabanata 24 sa Kagubatan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang talasalitaan. Ang unang salita ay pinagmamasdan. Ito ay nangangahulugang tinitignan. Ang ikalawang salita naman ay nagtatampisaw at ito ay nangangahulugang naglalaro sa tubig. Ang ikatlong salita naman ay nilibot at ito ay nangangahulugang naglalakad-lakad. Ang ikaapat na salita naman ay alperes at ito ay nangangahulugang batang opisyal. Ang sumunod na salita ay pinahihintulutan na ang ibig sabihin ay pinayagan. Ang sumunod naman ay sarhento na kung saan ito ay nangangahulugang ranggo ng sundalo. Ang sumunod na salita naman ay dakipin na nangangahulugang hulihin. Ang sumunod naman ay hinalughog na may ibig sabihin na hinanap at ang panghuli ay nabigo na nangangahulugang natalo. Ang link na ito ang aking naging source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung gusto nyong magbasa pa ng iba pang topic about Noli Me Tanghere, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Noli Me Tanghere, Kabanata 24 sa Kagubatan. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!